What's up guys? Welcome to Models of Manila News. So we are trying out a new format here. So tuwing gabi po, maglalabas po tayo some of the hottest news buong araw. And we are serving it of course para sa ating mga fellow Filipinos who are living abroad sa US, sa Canada, sa Europe, sa Asia, sa Australia. So sa lahat po yan. And hopefully po makapagbigay po tayo ng ating opinion regarding some of these issues. Okay? So yung pong next topic po natin, as you can see, napakainit po si Senator Joel Villanueva. Who is a Senate Labor Committee chairperson, is recommending the suspension of POGOS in the country. So malaki po ito. Gusto niya i-suspend po talaga yung pong operations po ng POGO. Of course, napakainit na issue po ito. Yung pong huling video po natin kay Yorme Isko, kung saan meron pong Chinese na nandura sa police, malapit na po siyang mag 1 million views. Talagang ang init po ng balita na to, and a lot of Filipinos are not liking yung pong mga negative effects ng POGO. Though it is good for the economy, madami pong nage-generate na pera sa real estate, sa mga katabing mga stores, and yung mga iba't iba pa na connected to it. Kaso yung pong negative effects, yung po yung nakikita din ng mga Pilipino, and marami pong nainis. Okay? So according to Senator Joel Villanueva, he said, hanggat hindi pa naaayos ang mga patakaran ng mga ahensya ng gobyerno, ay hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili paano i-operate ito. Yun, so yun po yung sinabi nila. Sinabi din po nung ni AMLAC Director Mel Racela na yung kanilang risk assessment po regarding sa POGO ay mataas. Ibig sabihin, nagagamit po yung pong mga POGO to launder yung pong mga pera. Yung minsan yung mga illegal na pera coming from corruption, coming from other countries, they're using the POGO para po i-launder ito, para po ipasok, tas eventually gawing legal para po makalusot po dun po sa mga different authorities po sa mga ibang bansa nila. So, yun. So, that's illegal po sa batas natin, and they are worried na nagagamit po itong mga POGO na to dun sa mga illegal na operasyon na yun. And at the same time, he said na yung pong mga POGO, sinasabi po nila dito na merong 50% spike in crimes involving Chinese, which are directly involved sa mga POGOs. So napakalaking issue din po yan, 50% spike in crimes according po sa report ng PNP. So yun po yung nakikita ng mga normal na tao, kasi tumataas po, nababalita sa news. So nakakaalarma po. At the same time, so I'm just reading from the news po, I don't want to alarm people naman, we are just reading reports given by the government, diba? So mga reports po nila to, so we're not drawing out any conclusions muna, okay? And at the same time, Villanueva also slammed yung pong PAGCOR, DOLE, BIR, at yung mga iba't ibang yung interagency task force sa POGO dahil po hindi nila maayos yung pumbilang ng mga POGO workers sa bansa. So iba-iba po sila ng data na sinasabi. Si PAGCOR sinasabi niya 118,000, si DOLE sinasabi 156,000. Meron pong mga property consultancy firms na nag-estimate po 400,000. Napakadami pong POGO workers sa Pilipinas. Yon. At the same time, pagdating naman po sa BIR, sa mga taxes, nakakolekta na daw po ng 5.1 billion in 2019, but they're saying na there's over 27 billion in tax liabilities na hindi pa nababayaran ng ibang POGO. So napakadaming issue na lumalabas po dito. I don't think naman the right solution is to hold everything na kumbaga ipatigil lahat. Parang ang laki naman masyado kung ipapatigil mo yan basta-basta na ganyan. Pero kailangan po itong hanapan ng solusyon talaga. Baka the POGOs are becoming too big. Baka masyado pong madami. They need to study it very well. They need to study paano po mapapababa yung crimes coming from this. They need to study din kung paano po ma-better integrate yung pong relasyon ng mga Pilipino at ng mga Chinese na dumadayo po dito. And though, of course po ngayon, nakaban yung sa China, so walang bagong pwedeng pumasok. Pero napakarami pong issue regarding po dito. And I have to say nga po, ito pong mga POGO is good for the economy, nakakatulong po. Although yung pong this is still related to gambling, so that's another moral issue din, so ibang usapan pa din yon. Pero yun po, we have to weigh kung yung bang mga advantages and is outweigh yung pong mga disadvantages having POGOs in the country. So maganda po siguro mag-poll din tayo siguro para sa pulso ng bayan. Let's do a poll din kung according dito po sa sinabi ni Senator Villanueva. But this is a really hot issue. I want
to know what you guys think about this issue. Do you agree dun po sa suggestion ni Senator Villanueva to suspend lahat po ng mga pogo sa Pilipinas, or partial lang, o yung mga bago lang, or I don't know. Kayo po ang this is a very complicated issue, a very complicated topic, and of course kaya po nila binabantayan yan, but definitely po kailangan po talagang bigyan ng atensyon. And I think itong si Senator Villanueva, he's starting on the parang pinaka far end na dulo, di ba? So kapag nagkaroon ng mga pag-uusap and all that, so baka mas umano pa siya, baka mas maging lighter naman yung gusto niyang mangyari. Pero he's starting dun sa very extreme, which is to suspend all pogo operations in the country. So yun, thank you very much guys, see you po sa next video po natin, bye bye.